guys, so ngayon guys, iba naman yung gagawin natin. Hindi naman tayo sa ating coconut bonsai. So, pag-uulan natin ng pansin ngayon ay itong ating Adimium Rose. Iriripat natin siya dito kasi sobrang sikit na ng mga ugat niya. Di yan, kita nyo naman guys, nagbubukol-bukol na yung ating paso. Dahil nga lumalaki na yung ugat niya, ililipat natin siya dito para masuportahan natin yung paglaki. Dahil kailangan natin laging palakihin yung ugat ng ating Adimium, kaya tayo laging nagriripat. At tulad nito, naripat ko na ito nung isang araw, hindi ko na lang napakita sa inyo yung video. Yan, lagi natin siyang iaangat. Hanggang dito yung lupa niya dati, doon sa isang paso. Tapos ngayon, kinawang natin siya para lalong lumaki yung ugat niya. Ganyan yung ginagawa natin. Kaya itong isang ito, puprotektahan natin yung ugat niya. Iriripat natin siya dito guys. So, panuuri nyo guys. Una, di ba nakikita nyo mayroon butas yung ating plastic patch dyan sa ilalim. Kaya lalagyan natin siya ng bunot para hindi ma-pull out yung ating mga ilalagay sa kanyang garden soil. O yung tinatawag natin vermicompost yun. Vermicompost po yung gagamitin natin. Or loam soil. Yan. So yan guys, ganyan lang yung gagawin natin. Una, i-atin munang imimix yung ating cocopeat dito sa ating garden soil. Yung pang ibabaw natin, ito yung ating loam soil, guys. Ito yung ating gagamitin. Yan, yan po yung ginagamit kong pang ibabaw. Yung una natin ilalagay sa base ay yung mix natin yung ating cocopeat. Yan guys, para mas maginhawa yung paglaki ng kanyang ugat. Yung garden soil, nilalakuan ko nito o nung ipa. Kung meron na tayong ito yun guys, ito yung ipa natin. Napabayaan na natin yung ating Adimium Rose, kaya ngayon natin siya aasikasin yun guys. Napakarami nating halaman dito. Iba't ibang klase ng mga halaman yung inyeksyon ko. Kasi nga lockdown, wala tayong magawa. Kaya bali na mga inyeksyon na lang tayo ng mga halaman. Tapos ipakikita ko na rin sa inyo kung paano po siya inaalaga yung mga halaman natin dito sa ating bahay. Para naman hindi maboring si misis. Pinanguluksan ko sa ng halaman guys. So yun guys, yan yung ating ginawan lupa. Ngayon titingnan natin kung ano yung itsura ng ugat nito. Kita nyo, ang laki na, kaya skip na siya, bumangga na siya dun sa side ng ating plastic pots. Napakaganda na po ng ugat niya, kaya lalo siyang gaganda pag naripat natin siya dito sa mas maluwag nating plastic pots. Magbabawas din tayo ng maliliit niyang ugat guys para magkamera ng magandang formation yung ugat niya. Kailangan babawasan natin yung ugat niya, yung maliliit na nasa gawing itaas. Tatanggalin na natin guys. Pakikita ko rin sa inyo kung paano natin protektahan yung malalaking ugat. Kasi nga napakaganda na ng ating rose, kailangan alagaan natin na maayos para bigyan tayo ng magandang bulaklak. At saka kailangan mapalaki natin yung katawan. Yun yung importante kasi sa Adimium eh. Yung mapalaki natin yung katawan niya, saka yung ugat niya. Saka dadating yung time na tayo mag-titrim.
para mas bumaba yung kanyang itsura. Magandang information ng anak ko. Kailangan madry natin ng konti dahil pagbasa siya tapos ating kinat yung maliliit niyang ugat, baka magkameron ng pagkabulok. So yun guys, ito na yung ating iriripat. Aalkohol tayo ng ating mga gagamitin. Kailangan kasi ilalagyan natin ng alkohol yung ating gagamitin pang cut ng ugat. Ihahanda na rin natin itong ating itong size para sa pagkakat natin lalagyan natin yung ating magkakat. So yun guys, kailangan natin to kung design na to. So yun guys, ito yung mga tatanggalin natin. Yan guys, kita nyo, tinanggal na natin yung iba nating maliit na rod. Ito pa, tatanggalin na rin natin to. Ika nga ni Boy Bonsai, tirahin na natin ito guys. Yun guys, tanggal na natin. So kailangan tanggalin ito. Tatanggalin natin yung mas maliliit na yan. Basta lagi nyo tatandaan kung saan yung mga pinagtanggalan nyo, huwag nyo kakalimutan lagyan ng ating pundisay para hindi po siya mabulok. Yan guys, kita nyo, natanggal na natin yung mga maliliit na ugat dito. Kailangan maganda po yung pagtatanggal natin para pagdating ng araw, makikita nyo pantay lang yung balat niya. Kailangan said, said na said yung ating pagtatanggal. So yan guys, tatanggalin natin ito. Yan pala guys, huwag nyo kakalimutan na lagyan ng ating alcohol yung ating cutter na ginagamit. So yun guys, natanggalan na natin siya. Ngayon naman guys, lalagyan na natin siya ng fungicide para hindi po mabulok yung ating adenium rose. So guys, kamay na lang natin dahil malinis naman yung ating kamay. Nag-alcohol na tayo guys, para mas mabilis yung ating paglalagay sa ating mga tinanggalan. Pwede rin po natin guys gamitin yung ating luyang dilaw kung wala kayong fungicide powder. Pwede po yung luyang dilaw, pakatasin nyo lang, pwede nyo ipahid sa inyong mga pinagtutulan ng adenium rose. Kung saan kayo nagtanggal ng mga ugat na maliliit, pwede nyo siyang ilagay guys.
So yun guys, ilalagay na natin dito siya sa kanyang bagong plastic patch. Susukat natin kung anong forma yung ating gusto. Tayo yung masusunod. Siguro ganyan guys. Lalagyan na natin siya ng ating cutting soil. Ating ang lawak na guys ay yung may kukupit. Tapos yung pang-ibabaw natin, yung long side natin guys. Ito yung ating kukupit, yung pang-base natin. Para kasi dito pag may kukupit, mas maluwag guys yung kanyang ugat na mabilis siyang humanap ng lugar o kung mas mabilis siyang lumaki. Yan, siguro ganyan lang siya guys. Napakaganda po ng ating ginamit na garden soil kasi nga meron siya ang kukupit na daw. Mas marami, mas lamang yung kukupit para mabilis po siyang lumaki yung mga ugat niya. Kasi kung matigas yung gagamitin natin yung garden soil sa kanya, napakatagal pong lumaki ng ugat. Kaya po dalawang klase po yung ating ginagamit. Yung pang ibabaw ko ay iba rin klase kasi yun dun po mas mataba yung ating gagamitin sa ibabaw. So yun guys, ito naman lang sa yung ating pang-ibabaw. Dahil meron na po itong fertilizer na kalahok guys. Kaya maganda ang kalalagsan nito. Sa mga susunod na video, pakikita ko sa inyo kung paano siya nag-level up yung ating adenium. Siya nga pala guys, nagpapasalamat ako doon sa ating 100 subscriber. Sa ating mga viewers ay nagpapasalamat po si Rams Vlog. Sobra po na-appreciate ko yung inyong mga subscribe. Dahil napakabilis din po sa akin na nagkamayon na agad ako ng 100. So sobrang thank you po sa inyo. At lalo po natin papakabutihin yung ating mga ginagawa dito sa ating coconut bonsai at saka sa ating mga samutsaring halaman na may ipakikita ko sa inyo sa mga video na gagawin pa natin. So yun guys, naripat na natin itong isa natin na adenium rose. Kaunting linis-linis lang yun guys. Okay na, okay guys. Ganyan po yung ginagawa ko. Kaya yung iba nagtatanong bakit ang lalaki na ng ugat nating adenium bonsai. Eh kasi nga po, bawat tripat natin, iaalsa natin yung ating adenium. Sorry nga pala sa mga sablay kung salita minsan kasi nga nasanay tayo na nasa coconut bonsai tayo kaya yun, nagsasabi ko pa rin hanggang dito sa ating adenium. So sorry guys. Sana naiintindihan mo guys. Shout out nga pala kay Boy Bonsai at saka kay Kaparmer. So shout out sa inyong dalawa. At dun sa hindi ko pa nasa-shout out, mamaya po ililista ko na yung inyong mga pangalan para ma-shout out ko kayo dun sa mga susunod nating video. Yun yung kulang ko eh, yung hindi ko nalilista ba o pag nandito na ako sa actual na video, hindi ko na natatandaan yung pangalan nyo guys. Kaya siguro susunod na video, ililista na natin. Yung nagsabi sa akin, ilista ko nga raw yung mga pangalan na nagpapa-shout out. So thank you guys. Yan na ito namang isa nito. Ito yung ating white adenium, yan guys. Iriripat din natin siya dahil yan, nakita nyo naman, halos konti na lang yung space. At iaalsa din natin siya. Ganun lang ulit, ating lalagyan yung base niya ng pira-pirasong bunot. So ganyan lang guys, mag-mix ulit tayo. Yan, ilalahat na natin itong ating cocopit. Mag-a-add tayo ng garden soil. Dito na tayo kukuha sa ating ginamit dahil ito ay sigurado masustansya na to dahil nandito yung ating mga
fertilizer na una nating mga nilagay. Kaya ito yung imi-mix natin dito sa ating coco peat. Kaya ako nilalagyan ng coco peat guys, kasi yan yung laging moist yung kanyang lupa at tapos madaling ma-drain yung ating garden soil, hindi sa mabababad yung ubat ng ating adimium bonsai. Sa susunod kasi guys, ang ipakikita ko sa inyo kung paano natin i-cut yan, ititrim natin yung mga sanga na yan, tatanggalin natin para mas mababa yung ating adimium bonsai. Pabababain natin at tapos palalakihin lang natin yung mga ugat. Ganun yung ginagawa ko. Lagyan natin ang stock sa base. Itong merong coco peat. Yan. Tapos tingnan natin itong itsura ng ating ugat. Kita nyo guys, doon sa una nating adimium, ganito karaming ugat natin inalis sa kanya. So, mas mabilis lalaki siya dahil natanggal ng itong mga to. So, yun guys, try nating bunutin itong sang to. Napakaganda po nung ating unang ilagay na garden soil guys. Talagang sobrang moist na moist, tapos pinong-pino siya. Pwedeng pagtangna ng patatas. Sobrang moist at saka buwagag na buwagag guys, kita nyo. Sumama na yung ating stream yata dito sa baba. Sumama na nga. Yun guys, ganito yung ginagamit yung screen. Okay, kita ko sa inyo guys. Yan, ganito po yung ginagamit natin na screen. Okay, sumama na siya dahil kinain na ng ubat. Ayun po yung aming viewer. Kaway naman din yung viewer. Yan po ang aming viewer na doon yung isang viewer namin. Ayesa! Yun po ang aming viewer. Ayun po yan. Siya po yung nag-iisang viewer namin dito sa aming gawin likura namin. So yun guys, ating
ilinisin yung kanyang ugali. Para makita natin yung itsura ng kanyang ugat, guys. Napakadali lang linisin ang ugat ito, guys. Para laban, oh. Para lang kayo naglilinis ng laban, guys. Para nang saktong bumubulaklak ng ating adinin, ng ating inaripas. Sa susunod naman, guys, ito puputuli na natin dito. Hindi lang natin pwede isabay ngayon kasi nga bagong ripat pa lang sa tsaka tatapusin muna natin yung kanyang pagbulaklak. Kaya kita ko rin sa inyo, guys, kung paano tayo mag-cut ng ating adinim roll. Yan po yung ating mga samot-saring halaman, guys. Yan po yung epekto ng lockdown. Yan po yung napagtukunan natin ng pansin. Hindi naman po tayo yung lugi dahil maganda naman po yung pinakita nila sa atin. Yan po yung ating mga halaman dito sa loob. Yan po, guys, yung mga indoor plant natin. Yung bibiyak. So yun, guys. Alcohol ulit tayo, alcohol. Tapos yung ating kamay, alcohol din yun, guys. Tayo makahawak din yan. So yun, guys, kakat na natin to. Ito kasi aalsa natin, eh, kailangan tanggalin natin to. Yan. Tatanggalin natin to, guys. Yun, guys, ito yung ating tinanggal. Yan. Kailangan po sasairin natin yung ating pagtatanggal para hindi po halata yung pinagtanggalan natin pag kameron ulit siya ng sarili niyang balat. Kasi magkakabalat ulit yan, guys. Tsurang hindi mo siya natanggalan. Kaya kikinisin nyo rin kung anong shape ng katawan niya, ganun din kakinis yung pagbabalat nyo. Basta ingatan nyo, lagi nyo siyang lalagyan ng fungicide. Ito yun, guys, oh. Kamay na yung ginagamit ko para sure na ikay yung aking paglalagay. Yan, kita nyo naman. Talagang ikay na ikay yung ginagawa natin. Ginalagyan ko na agad kasi nga minsan nalilisanan yung iba. Yun, guys, kita nyo. Ganyan po natin pinoprotektahan at saka pinalalaki yung kanyang ugat, guys. Kailangan magtatanggal tayo ng maliliit na ugat para maging maayos po yung inyong ginagawa. Sa kada ripat po, magtatanggal tayo ng maliliit na ugat. Kasi nga, iaalsa natin siya. Kailangan matanggal yung maliliit.
yan guys, ganyan lang lagi yung gagawin natin. Bawat pinagtanggalan, huwag nyo kalilimutan lagyan ng ating fungicide para maiwasan natin yung pagkabulok ng ating adenium bonsai. So yun guys, ganun lang yung alas ang gagawin natin sa kanya. Hindi naman natin pwede biglayin. Kailangan palakihin ulit natin yung ugat. Siguro mga ganyan lang yung pwede natin i-alsa. So yun guys, ating sisit na ulisa dito sa ating plastic patch. Kung paano natin sa i-ripat dito na lang siya. So yun guys, ang pagbago natin yung ating loam soil. Para maging healthy yung ating loam bonsai. I-update ko rin kayo guys kung paano natin ulit siya iaangat sa mga susunod na video. Siguro few months, iaangat ulit natin siya. Kita naman natin kung malaki yung ugat niya, iaangat ulit natin siya guys. Ganun lang po yung lagi natin gagawin para maging healthy po yung ating bonsai. At lumaki yung mga ugat niya, lagi po tayo mag-re-repot o mag-aangat ng ating adenium bonsai. So kita nyo guys yan, ang ganda na niyang tingnan. Hindi din yung kanyang ugat. Kanina wala yan guys kasi na tabong pa yan kanina. So sa susunod, lalo nung magandang tingnan niya kasi nga, palaki ng palaki yung ugat niya guys. Kita nyo kanina yung isang bonsai natin, walang formation na ganyan niya. Ngayon, kita nyo na meron ng ugat na nakikita. Mas lalo siyang ngayon lalaki yung ugat niya kasi nga loob na yung kanyang plastic pots. Yun guys, okay na yung ating white adenium bonsai. Yan yung ating adenium na white po yung kanyang bulaklak. Yan po siya. White po yung kanyang bulaklak guys. Ito. Yan yung kanyang bulaklak. White na white. Yung isa naman, ano siya, parang nagre-red na pink yung kanyang bulaklak guys. Tsaka nga pala guys, ito, two colors itong isang puno natin na to guys. Itong isang puno natin na to, two colors siya kasi nga siya, meron ako sinuksok dyan na ibang kulay ito. Kita nyo naman yung sinuksok ko guys, ayan. Ayan, ito yun. Ito yung kanyang pinagsuksokan ko sa kanya. Ang kulay po nito ay red. Na ano po siya, yung double petal po siya. Inassorted ko yung kanyang isang puno para may malahok mo sa white na single petal. So, pakita ko na lang sa inyo guys sa susunod na mga video kung pag bumulaklak itong ating isinuksok, kakat natin siya dyan para tumaba yung kanyang katawan. Kakat natin siya dito sa may mababang parte para dito siya lalabas yung kanyang shoot dito sa bandang gabing baba. So, yun guys. Hanggang dito na lang po natin tinatapos yung video. Nakita nyo kung paano natin inerpat at palakihin yung ugat ng ating adenium rose. So yan guys, kita nyo naman yung mga samot-saring halaman natin dyan. Ganun po natin sila binibigyan ng effort. Yan guys, yan. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming po salamat doon sa ating mga
100 subscriber at lalong-lalo na po sa ating viewers. Maraming salamat po at doon sa mga tumatangkilik ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Shout out sa inyo lahat, guys.